Sa susunod na buwan po ay inaasahang sisimula na rin ang pagbabakuna sa general population alinsunod sa ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga inaasahang babakunahan ay ang mga bata. Alamin natin ang karagdagang detalye ng balita niya mula po kay Undersecretary Mirna Kabutahe ng National Vaccinations Operations Center ng Department of Health. Magandang umaga po, Yuse. Yusek, wala po kayong audio, Yusek. Yan. Yes, sorry. Good morning po. Magandang Yusek, lapia sa lahat ng ating nakikinig sa programa ninyong ngayong umaga. Opo. Ngayon pong dinesisyonan na rin ni Pangulong Duterte, Yusek, itong pagbabakuna sa mga bata by October. Guidelines na po bang susundin dito, particularly sa edad na mababakunahan po, Yusek? Langkas na sa kasalukuyan ng ating National Vaccine Operations Center at ibibigay natin sa vaccine cluster at sa DOH yung mga guidelines ng pagbabakuna ng mga bata edad 12 hanggang 17 years old, no? And we hope to release by next week yung ating operational guidelines. Opo. Hindi lang po target na simulan ito, may priority areas lang din po ba munang uunahin? Tama ka, yung Sec. Rocky, ang target natin ay masimulan ito sa October 15. Umpisahan natin sa National Capital Region kasi maganda-ganda na yung kanilang coverage ng kanilang vaccination, lalong-lalo na yung kanilang A2, no? Nasa more than 50% na ang kanilang fully vaccinated na A2, yung ating mga most vulnerable. So pagkatapos ng dalawang linggo, ito yung tinatawag na test run, ay dadalhin na natin sa iba't ibang rehiyon, no? Uumpisahan ang pagbabakuna sa mga may comorbidities, yung may mga medical complexity, yung may mga heart, respiratory, kidney, at saka may mga iba-ibang problema. At pinag-uusapan namin kung sa umpisa, gagawin muna sa mga ospital para makita kung ano yung mga reaksyon. Kagaya ng pag-umpisa natin yung pagbabakuna ng COVID-19, di ba? Pinumpisahan natin sa mga COVID referral hospital, tinignan natin kung ano yung mga kailangan bantayan, yung tinatawag natin simulation, and then nag-expand na tayo sa iba't ibang hospital. At ang ating outreaches. Opo. Yusek, sa ngayon po ay Pfizer pa lamang ang may EUA for ages 12 to 17 years old dito sa Pilipinas. Ito po ba ang gagamitin at same doses po ba ang i-administer? At may update na po ba kung may lumabas na ring efficacy rate for pediatric age, yung iba pang brands gaya po ng Sinovac? Posible kayang iturok din po ito sa mga bata at lalo't ito po yung may pinakamaraming supply sa atin ngayon. Ang Pfizer at Moderna, kasama ng Moderna yung Sekraki, ang may parehong emergency use authorization ng Philippine FDA para sa 12 to 17 years old. Ang mga bakunang ito lamang ang gagamitin natin na may parehong 2-dose interval na 28 days. At ang kanyang dose ay pareho ng adult dose, no? So yung mga ibang bakuna, hintayin natin kung meron na silang EUA para sa mga adolescent o mga bata. Opo. Yusek, paano po yung magiging sistema sa vaccination sites? Papayagan ba silang may guardian? Ang guardian din ba ang pipirma sa consent form? Tama ka, Yusek Rocky. Kailangan may parents or guardian consent. Tapos ang ipinapadagdag ng ating experts sa all expert group, yung assent ng bata. Dapat alam ng bata kung ano yung binibigay sa kanya. So, oo, pagpunta sa bakunahan, sa bakuna center, yung mga batang may comorbidities kasama yung guardian or parent,
Tapos pagdating sa vaccination site, since mauna yung ating may comorbidities, ipakita nila ang medical certificate galing sa kanilang doktor, yung mga pediatrician, na nagsasaad kung ano yung mga comorbidities ang meron ng bata. Tapos ang guardian or parent po ay kailangan magbigay ng informed consent, kagaya ng sinabi ko. At ang vaccine recipient, yung bata, ay kailangan magbigay ng assent sa pagpabakuna, na pumapayag din na siya at nalalaman niya, hindi lang siya pinipilit ng kanyang magulang magpabakuna. Opo. Opo. Yusak, yun nga po, yung paglilinaw na ito naman pong pagbabakuna sa mga sa pilitan, ano po? Pero paano po kung ayaw ng magulang? Wala tayong magawa. You are still under the guardianship of the parents. Kung maalala ninyo, ang una nating tinarget are 18 years old and above, yung pagbabakuna natin, kasi sila hindi kailangan ng parents' consent. On their own, they sign the consent. Pero sa mga below 18 years old, in this case 12 to 17, kailangan pong may informed consent ang mga magulang o guardian. Ang gagawin na lang po natin ay convince yung mga magulang sa advantage, benefits ng pagbabakuna ng kanilang mga 12 to 17 years old. Tapos tutulong na rin. Alam naman natin, teki na ang mga bata ngayon, mag-aaral din sila. Ano din yung mga benefits ng bakuna? And then they can help persuade their parents para pumayag na magpabakuna din sila. Opo. Opo, Yusek. Dahil sisimula na nga po itong pagbabakuna sa public, ang ibig sabihin po ay posible po bang ma-push back pa yung pag-administer naman ng booster shot kahit sa vulnerable sector lang? Ang umpisahan nating buksan ang pagbabakuna sa tinatawag nating adult general population, maybe end of October or beginning of November, sa kadahilan ng marami na tayong inaasahan na darating na mga bakuna. Pero isa alang-alang pa rin natin na kailangan na A1 to A5 may mga priority lanes, no? So, mas marami na tayong mababakunahan at saka na makukumpleto natin ang sapat na bakuna para sa ating mga vulnerable sectors, lalo na sa mga senior. Yung booster shot, pinag-uusapan pa yan. In the next couple of weeks, we will have enough evidence at maglalabas na yung ating all experts sa panel kung ano yung pananaw nila sa pagbibigay ng booster shots, no? Kung ito ay uumpisahan na, kailan uumpisahan, parehong bakuna ba yung tinatawag nating homologous sa pagkaibang bakuna ba? Gaano katagal bago sa last dose na pwede nang magbigay ng booster shot? So, kasalukuyang pinag-aaralan pang mabuti ang pagbibigay ng booster shot. Opo. Pero Yusek, tama po ba na magkakaroon pa rin ng tinatawag itong priority lanes para sa mga nasa A1 hanggang A3 sa priority sector ng pamahalaan? Oo, Yusek Rocky, lahat ng vaccination sites ay dapat mayroon pa rin priority lane. Yung ating workers in the frontline health services, no? Although almost 100%, 99 point something na tayong mga nabakunahan sa ating A1, meron pa tayong a expanded A1. Ito po yung mga OFWs, land-based and sea-based na aalis na. Yung mga household members ng ating mga healthcare workers at yung ating mga new hires, no? So kasama pa rin sila. Tapos yung mga A2, nasa 50% halos na yung naka-first dose ng ating senior citizen. Pero kailangan pa rin natin i-push kasi sila mga vulnerable sector, kaya meron tayong tinatawag na A plus A2 or A3 plus 1. Ibig sabihin, yung kasamang magdadala ng
A2 or A3 Health Center, kung ano yung ibabakuna sa A2 at A3, babakunahan na rin yung 18 years old and above na kasama ng magdadala ng A2 and A3. Mm-hmm. Opo. Yusek, paano naman po mabubus itong pagbabakuna sa general public at sa mga bata, ang vaccination rate ng bansa? Ano daw po yung magiging target daily job rate ninyo by October? With the number of vaccines na darating sa bansa, we target to reach around 800,000 to 1 million doses administered in a day. Ang highest po natin ay noong August 10 or August 7, na meron tayong mga 700,000. Yan ang pagdating ng ating J&J. So kailangan paghandaan mabuti para maabot itong 800,000 to 1 million doses. Kung ang inaasahan natin darating ay mga 30 to 40 million doses in October and another similar number in November and December. Pero ang ating challenge sa Rocky, ang karamihan na dadating ay Pfizer. So at trial run, nagpa-practice na yung ating mga iba't ibang kung paano mag-administer ng Pfizer, even Moderna, kasi may special handling. Kailangan sila nasa ultra-low freezer. Pag linabas mo, hindi na kailangan na ibalik. Pag na-thaw na at na-mix na, hindi na kailangan gamitin agad within the day. Opo. Yusek, basahin ko lang po ang tanong sa inyo ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. At least 60 million Filipinos still remain unvaccinated. Does the government have a time frame within which it hopes to achieve full vaccination of the population? Mga ilan po daw ang expected na mababakunahan bago daw po matapos ang taon? Ang ating unang target ay at least 50% ay mabakunahan by the end of the year, and by the first quarter mabakunahan natin lahat. But given that we will be having a total of 195 million doses na negotiate na, we will have enough to cover 70 million population. Pero tama yung iniisip niya, kasi sa ngayon nasa we have reached about 20 million pa lang na nabakunahan ng complete doses. So kahit nandyan na yung bakuna, ang importante maiturok yung bakuna. So kailangan po ang pagtulungan sa advokasya na papayag silang magbakuna, at sa pagtuturok ng bakuna ng ating mga local government units, kasama na po yung ating mga private sector, para mapabilis at maabot itong 800 to 1 million doses ng bakuna. And hopefully by end of December, at least NCR and ang ating mga major cities ay makakabakuna na ng kanilang 70% of their population or more. Opo. Yusek, hanggang ngayon po ba may issue pa rin yung sinasabing vaccine hesitancy? May mangilan-ngilan. Ang vaccine hesitancy ay yung ina-attribute natin sa namimili ng bakuna. So may mga preference sa ating mga Western brand, may mga preference sa one-dose vaccine. Nakita naman natin, nung dumating yung Janssen, J&J, ang daming pong nagpabakuna kasi one shot lang. Ang ating feedback galing sa ating mga implementors, yung ating senior citizen, hindi sila ang namimili ng bakuna. Yung mga anak, mga kasama nila ang namimili ng mga bakuna. So, hesitancy, meron ding konti na hindi naniniwalang the benefits outweigh the risks ng ating pagbabakuna. But overall, nakita natin malaki ang demand. Ang kulang lang po ay yung ating supply. Lalong-lalo na ngayon may mga Delta variants. Dumadami po ang
nagka-clamor na mabigyan sila ng mga bakuna. Opo. Ngayon mahigit ang kalahati na rin po, Yusek, ang populasyon dito sa Metro Manila ang nabakunahan. Sa palagay nyo ay dapat na po bang i-divert din sa ibang probinsya yung ilan sa bakuna na tatanggap dito gaya po ng panawagan ng mga probinsyo? Ang roadmap po ng ating vaccine clusters, pangunguna ng ating vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez, ay may equitable distribution na starting October, November, December. Iko-compute po natin kung ilan pong porsyento ang ang hindi nabakunahan sa mga areas at yun po ang itatapat ng mga bakuna. Hindi po tayo magda-divert ng bakuna. We will still continue to give NCR, to give sino pa ba yung mga hindi nabakunahan sa NCR. Kasi may mga mangilan-ilan areas na hindi pa rin, na kailangan pa rin na babakunahan. We know that NCR is a surge area. Pangatlong titingnan natin, readiness and preparedness ng mga area. Sinabi na natin ng mas maaga na karamihan sa dadating na bakuna natin for the last quarter ay winter. Hindi po na pag-ready yung tatati. Hindi pa na-practice mabuti yung pag-a-administer. Kasi may konting tiktik ng pag-a-administer ng moderna. Hindi kagaya ng Sinovac plus 2 to plus 8 yan. Karaniwan na natin binibigay sa mga regular na mabakuna na binibigay sa bata. Plus 8, ilagay mo lang sa refrigerator, ilabas, tapos ibakuna na. Dito sa Pfizer, kailangan pagdating may ultra low freezer ka. Ang ating pinapilot, yung tinatawag nating hubs and spokes. So, kung isang probinsya, may ultra-low freezer siya, doon mo ibing Pfizer vaccine, tapos ibibigay lang sa mga RHU niya, ay yung good for 1 week, ilalagay nila sa regular na refrigerator, pero dapat maubos yan within 1 week. So, ganun ang magiging lakaran natin. We will prioritize our densely populated areas, yung areas with high surge. At we will also take into consideration the readiness of the facility, tapos yung mga magbabakuna sa mga bakuna na dadating. Okay. Maraming po sa information, Undersecretary Mirna Kabutahe mula po sa Department of Health. Maraming salamat.